tanggapin mo. Uy, mamamatay muna ako bago ako makalaya dito. Connor, itataya akong buong buhay ko. Makita kang magbulok sa kulungan. Bilang na mga oras ninyo, pinatawag ko na yung mga pulis. At mahuhul! Ano? Bago kayo mahuhuli, ikaw muna tutundasin namin! Kahit na anong gawin mo, talo ka pa rin. Dahil hindi mo ako kayang harapin. You're a pathetic, spineless loser! Ako lang magiging mata mo sa mansion. Salamat, Lucas. Basta kahit anong mangyari, mag-ingat ka. Ha? Ano? Tutulala na lang kayo dyan? Nasaan ang magaling kong ama? Sa tingin mo ba makakatulong pagwawala mo sa paghahanap kay Don Roman? Kung wala siya, wala siya. Maski maubos pa ang boses mo, wala pa rin siya. Kaya siguro hintayin na lang natin siya bumalik. Kisa binubulabog mo at tinatakot mo ang mga tao dito. Ang talas ng dila mo, no? Sige! Ituloy mo. Nang matauhan si Don Roman sa totoo mong ugali. Alam ko kung nasaan siya ngayon. Kung anong ginagawa niya. At alam ko kung sino ka. Kailang masiguro nating ligtas si Matteo. Ma! Alam! Nandito na ako. Kailangan mo malaman. Hindi si Menandro ang tunay mong ama. Kundi si Roman Cardinal. Hindi ko kailangan yung pakikiramay sa walang kwentang amang katulad mo. Ito lang ako. Pag kailangan mo ako. I just wanna get out of here. Sinabi na sa akin ni Madeleine ang totoo. Muntik din ako mapatay ng mga bandito. Biktima rin ako gaya ni Matteo. Alam na rin ng mga awtoridad ang lahat ng nalalaman ko. Sa ngayon, wala pang sapat na ebidensya para hulihin ka at ikulong. Pero oras na may ginawa ka kay Matteo, sinisiguro ko sa iyo, ikaw ang unang dadamputin. Mahirap man. Pero hindi rin dapat tayo mawalan ng dahilan para umiti. Ang daming umaasa sa iyo eh. Kapasyente mo. Ang nagmamahal sa'yo. Dito lang ako sa tabi mo. Pwede mo humugot sa akin ng tapang ng lakas ng loob. Pagmamahal. Mahal na mahal kita eh. Hindi naman ako tumigil magmahal sa'yo, eh. At hindi ako maubusan ng pagmamahal para sa'yo, Dulce. Kaya nandito lang ako sa tabi mo. Hanggat sa makita ko yung ngiti mo ulit. Hanggat sa mawala lahat ng lungkot dyan sa puso mo. At damayan kita. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Naman. Napagkising ko nari. Kaaway mo si Roman dahil iniputan ka niya sa ulo. Dahil nagtaksil sa'yo si Ma'am. Tama ba ako?
Nang dati mo pa alam na hindi mo ko anak. Pero sinikreto mo yun para makagante ka kay Don Roman. Sa akin mong binuntong yung galit mo para sa kanya. Oo. Inaamin ko. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Alam kong hindi kita anak. Pero pinalaki kita bilang Silverio na may galit kay Roman para ikaw mismo magigante sa pagkakasala ng walang kwenta mong ama. At salamat dahil binigyan mo ako ng kakayahan at sandata para labanan ang lahat ng mga kumakalaban sa akin. And I promise you this, gagamitin ko ang lahat ng mga tinuro mo sa akin. Gigibain ko ang sino mang bumangga at tumaytor sa akin. Eh, dahil nga sa corner na natigil yung proyekto namin ni Don Roman, ay yung pinagchichismisa na sa opisina. Eh, wala na nga akong mukhang maihaharap sa mga kardinal. Ang una kong pinagsususpecha na nagsunog ng kuprahan, anak mismo ni Don Roman. Pero anak eh, sa palagay ko yung mas makabubuting manatili ka sa loob ng kardinal. Para nang sa ganun eh, mas matutukan mo ang mga bawat kilos ni Connor. Matteo? Matteo Silverio? Anak mo rin yung gagong hambog na yun? Oo, Connor. Si Matteo Silverio ay kapatid mo. Kapatid ninyo ni Lucas. Mukhang gala naman. Kaya pala wala kang pakialam nung kinukuyog na ako sa presinto ng traitor na to't ng isaganing yun. Yung isang anak mo pala yung inaatupag mo. Connor, pwede ba? Huwag kang makialam dito. Iba ka rin, eh. Gano'ng karami anak mo? Ha? Ilang babae ang nabuntis mo? Gusto mo ba punin itong buong mansyon ng mga bastardo mo? Sabing tama na eh! Huwag mo kong kakausapin ng ganyan si tatay. Mabuti nga lang, aminin mo na yung kasalanan mo para matapos na lahat to. Wala akong aminin kasi wala akong kasalanan. Pinibisigana ng mga pulis ang nangyari. May suspect na sila. Mga wanted na kidnappers ang kumuha sa amin ang kuya mo. Ba't di sila humingi ng ransom? Anong motivo nila para... Nakawal nga ako eh. Anything can happen sa mga ganong sitwasyon. Kaya pinatay nila ang mam ninyo. They could have killed me too. The point is, may suspect na ang mga polis. Matatapos na ang kaso. Siguro sagabal ako sa plano ng mastermind na yun. Kaya gusto niya akong papatay. So, tingin mo. Sino nauna? Si Connor? Pagkatapos ni Kuya Joaquin si Matteo na. So, mas matanda siya sa amin ni Connor. Pwede ba? Huwag na huwag mong ipagmamalaki sa akin na ikaw yung master na manggagancho samantalang taog ka naman sa kalaban mong bastardo. Ay, Connor, pwede ba? Mag-isip-isip ka. Dahil wala kang mahihitang yaman dyan sa tatay mo kung nasa kulungan ka naman. Tignan mo nga, akna mo ako, ha? Tumanda na ako ng ganito, niwala pa ako isang kaso sa mga pulis. Alam mo, sa susunod, buti pa, ipagtayo mo ko ng ribulto nang sa gayon, madasalan mo ko at mabigyan kita ng kahit konting husay ko, di ba? Pak! Ang sinasabi ko lang, imbis na nag-aaksayang ka ng oras sa paglapit sa kung sino-sino dyan, sa akin ka nalang dumiretso. Hindi mo pa nga kailangan. May lusot na ako sa sitwasyon mo. Influensya si Don Roman. Makakatulong siya sa paghuli sa nag-torture sa'yo. Hindi ko kailangan yung tulong ni Roman. I just want you to get justice dun sa nagpahirap sa'yo. Ayaw mong mahuli yung taong yun. I don't need justice, Gigi. Dahil ako yung batas.
papatayin ko yung taong nagpahirap sa akin. Ipapadanas ko sa kanya yung hirap na naranasan ko. Danny, Lucas, saktong dating nyo. Sige, po kayo. Siguraduhin nyo, komportable kayo. Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo, Connor. Sagani, hindi ako nakikipaglokohan sa inyo. Makikiusap ako sa inyo. Gusto kong makita sa inyo kung bakit di tayo dapat nag-aaway-aaway. Please lang, alang-alang kay Papa. Sigurado akong may enjoy niyo to. Alam na, na totoo yan. Hindi mo pineke yan. Hindi mo inedit yan. Isagani, hindi mo ba naiisip na kung bakit ang lakas ng loob kong sabihin na wala akong kinalaman sa sunog? Eh dahil nung oras na nasunugan ka, kasama ko shota ko. Hindi nyo ba nakikita? Ito naman. Ito. Ipakita nyo to sa kahit sinong technical operator. Hindi edited yan. Kaya, please lang Isagani. Isatabi mo muna yung galit mo sa akin. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Magiging patas ako. Bibigyan ko ng timbang itong ipinresinta niyang ebidensya. Doon naman, sandali. Ipapakita ko muna. Malinaw doon sa video eh. Nandun si Connor sa bahay ng nobya niya nung oras nung sunog. Huwag kang mag-alala, Isagani. Pasasaan ba yan? Mahuhuli rin kung sino talagang gumawa niyan. Sus! Pakipot ka pa! Pagbibigyan kita. Saan galing ang sugat mo? Sa ganda ng katawan ko, yan napansin mo. Di ba, Le? Marami pa akong pwedeng ipakita sa'yo kung gusto mo. Ano ba? Si Connor, may sugat sa tiyan. Sir, meron kasing dugo eh. Yung kutsilyo na nagamit nung nag-away kaming dalawa, nasaksak ko siya. Ngayon kailangan ko mapagtugma yung DNA ni Connor Cardinal dyan sa dugo nung nasa kutsilyo. Pag nagawa ko yun, yun yung matibay na ebidensya na kailangan ko laban sa kanya. Yan yung DNA test na magpapatunay na yung dugo sa kutsilo na ginamit ko pansaksak sa kanya, magmamat sa buhok-buhok. O ano? O sige, sige. Punitin mo lang yan ng punitin. Nasa record na ng pulis yan. Wala ka nang kawala. Aminin mo na, sinubukan mo nakawin ang pera ng kardinal at sinunog mo yung kobrahan. Hindi totoo yung sinasabi mo! Wala! Pa, saan ba paniniwalaan nyo? Ginagawa nila ito para pabagsakin ako! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Pero ano namang klaseng ama ako kung hahayaan kong wasakin mo ang sarili mo sa mga krimeng ginagawa mo? Ano na namang gagawin niyo sa akin? Parurusahan kita sa paraang alam ko. Nanatili ka dito sa poder ko. Mag-uumpisa ka sa ibaba. Hindi ka tatratuhin, Cardinal. Aanihin mo at paghihirapan ang pangalan mo. Kung hindi mo tatanggapin, pasensyahan tayo. Dadamputin ka at ikukulong ng mga pulis. At hindi kita poprotektahan.